hindi nag-grow, makapal na makapal siya dito sa taas ng din sa atin, bigla na lang siya 2 weeks ago. Pero nagkaroon naman siya ng anak dito. At yung anak niya, may ano, may variegation naman. Kita ba? Yan. Diba? Ito pa, oh, may bago siyang anak. Ito yung newest niya. Meron din. Maliit nga lang talaga. So, nung inano ko siya, may mga portion siya na root rot. Meron namang hindi. So, papalitan ko siya ng soil. O, alam kung gusto ko itong ikat eh. Ikakat ko siguro ito. Tapos eh, huwag na lang. This time ang pagtataniman ko sa kanya, CRH, and then sa ilalim ng roots, maglalagay na agad ako ng Osmocote. Maglalagay na agad ako ng Osmocote sa ilalim at ang gagamitin ko lang sa kanya ay puro CRH. Trying to repot this. Ito yung pinaka-tall dun sa mga bambino feeder leaf. So, ang hirap kasi meron na siyang malaking root na nasa ilalim. So, tinry ko nang sirain yung pot. Ayan. Para lumaki yung butas. And then, hinihila ko siya ngayon. So, I just hope na hindi ko tumadamage tong root na to habang pinipilit ko siyang hilahin. Okay. So, I cannot video anymore. Papakita ko na lang. Madumi pa, oh, yung mga inirepot ko. Yan. So, pansinin nyo lang po, lahat dito sa area na to, puro black na. Kasi nga, sinipag akong magrepot kahapon. Yan. Tapos, dito, hindi pa. Meron pang white. Yan. Ito na lang part na to, eh. Parang gusto ko naman talaga ito, lagyan din ng ganitong pot. Itong area na to. Ito na lang. Kasi ito, yan, hindi ko na yan papalitan ng, I mean, hindi ko na yan lalagyan ng ganitong pot, ng ganyan na pot. Kasi parang gusto kong bumili ng ano dyan, ng another plant rack na mataas. Yan, yung portion na yan lang naman.
araw, early in the morning. Yan, okay. So, basta itong area na to, hindi na natin yan lalagyan ng rectangular na pad. Magkakaroon tayo dito ng plant track. Very soon. Yan, dito sa area na to, magkakaroon tayo ng plant track. And then, dito naman sa area na to, ito na lang ang last na lalagyan natin ng rectangular pot. Yan, yan na sila lahat. Oh. Tapos, dito sa ating lanyata, i-update ko lang kayo. Kinat ko to eh, kasi nabali ko nga, diba? So, dahil nabali ko, kinat ko na lang yung dito, nakababad ngayon sa water, pinapaugat ko. Tapos, ayan na siya eh, oh. Meron na siyang nakasuloy. I think, ito namang ating tetrasperma ay nag-uumpisa ng umagat. Ay, hindi pa. Hindi pa. Sariwa na yung ugat niya, pero hindi pa kumakapit. Yan. Yan yung mga tinutulungan natin kumapit. Kaya nilalagyan natin sila ng tape. Once na nag-start na naman silang kumapit, tinatanggal na rin natin yung tape. Kagaya dito, maraming beses ko na itong napakita sa inyo eh, di ba? Ito, para matulungan natin kumapit, nilagyan ko rin niya ng tape dito. Ayan, katatanggal lang ng tape niya dito sa area na to. Yan, tinanggal ko na yung tape kasi maganda na yung kapit niya. Yan na. Tapos, ito naman, hindi naman ito bagong lagay. Tsaka ito, pero ito parang hindi pa kumakapit. Pero itong isang to, mukhang kapit na. Very soon, pwede ko na siyang tanggalin. Kasi tinitingnan ko yung mga roots niya sa likod eh. Mukhang okay-okay na naman siya. Ito, pinakita ko sa inyo to nung nirepot ko, diba? Yan. Yung ibang katabi niya, hindi ko pa nairepot. Pero nasa black plastic naman, kaya okay na. Dito ako nag-focus kasi after ako mag-repot. Iyan, naglagay ako dito ng ganyan, mga pots. Ang lahat po ng halaman dyan, nakapatong lang so that I can change kung gusto kong palitan. Kung tingin ko hindi okay, pwede kong palitan yung halaman sa loob. Kaya ipinatong ko lang yung mga pot. Meanwhile, ito po para hindi matumba tsaka hindi hanginin itong mga pot na to. Tinali-tali ko yan. Ito, nakatali siya rito. Ito, nakarugtong silang dalawa. Ayan. Magkadugtong-tong pot na to. Tapos, ito rin, nakadugtong tin. O, yan. Yan. Nakatali siya dyan. Kadugtong siya dyan. Nakadugtong siya dyan. Tsaka dyan. Tapos, itong pinakalas, dyan naman siya nakatali. Yan. So, kung ganyan, meron kayong ganyang area, pwede po, effective siya. Kasi kahit hanginin siya eh. O yan, medyo humahangin, di ba? Hindi nahuhulog yung pot natin kasi, syempre, yan, nakatali sila dugtong-dugtong. Tapos, para syempre, mapalitan ko siya easily. Yung halaman, nakapatong lang. Kasi wala pa akong ano eh, black prints. Yan. So, dito po sa collection ng ating mga rubber tree, yun ang wala pa ako, black prints. So, siguro yun ang susunod kong hahanapin. So, meron tayo ditong puro burgundy. Oh. Yan. Tapos ito, meron tayong true emerald dito. Yan. Tapos ito, puro burgundy. Burgundy pa rin. Ayan. Naakyat ko na yung iba, pero may naiwan pa sa ibaba. Siguro mga tatlo pa yon na rubber plant. Ang naiwan. Tapos, nandito natin yung ating, ano, Severiana. Alam nyo itong Severiana, yung mga nakikita kong picture ng iba, puro medyo orange sila, yellowish. So, I think, pagka mas na-expose pa to sa araw, baka mas yellowish din ang magiging itsura niya. I hope so. Ayan. Siyempre, si Lemon Lime at yung tinatawag nila na local peneke. Yan siya. Dalawa yung bago niyang dahon. Meron din tayo ditong humalomena. Minana ko rin to sa kanila eh. Ayan. So, ayan na sila ngayon. And of course, meron tayong variegated money tree. Variegated pichara. Ayan. So, ayan na yung arrangement ngayon ng ating mga
rubber plant sa area na yan. Ayan na yan. Ayan. Oh, ito pala, bago. Oo, bagong repot ko ito. Mga nakatanim to doon sa loob. Pinaglililipat ko rin sila sa ganitong pot para pwede sila dito sa wire mesh. And of course, naipakita ko naman na sa inyo itong ating mga pink singgonyo na ang sigla-sigla. Yan, sumasabay, sumasayaw sa hangin. O, ito yung newest. Ito yung tinatawag nila na red arrow. This is from Syngonium family. O, diba? Ang ganda naman kasi talaga ng kulay niya. Red, ang likod niya po ang red, ha? Ang harap niya po ay green na green. Ayan, o. So, yung nagmamature niya na yung mature na leaf niya, yun ang mas ano, nagiging arrow ang itsura. Pero for now, hindi pa natin masyado nakikita yung arrow shape ng kanyang leaves. Baby pa siya eh. Ayan. So, ito yung newest natin na inilagay dito sa area na to. And so, sana po ay may natutunan kayo at nag-enjoy kayo sa ating video for today. I hope you will like, share, subscribe, and click that notification bell para updated kayo sa ating mga bagong videos. Thank you very much for watching. My name is Gigi and this is Lumpian Projects. God bless us all.